Order na kami ng pagkain. So ito na talaga yung inaabangan kong pagkain nila, yung durian sa KFC menu. So ito na siya. Hi guys! John here and welcome back to my channel. So for today's video, mag-food taste test tayo! We'll be buying some stuff in KFC Singapore. So ano nga ba yung mga pagkain nila dito sa KFC Singapore? May pinagkaiba ba siya sa menu niya sa Pinas? So syempre, meron pa rin silang fried chicken. Pero ano ba yung pinagkaiba ng fried chicken nila sa fried chicken sa Pinas? And sa ngayon, meron kasi silang mga promo na limited time offer na pagkain. And yung pinaka-excited ako is yung menu nila na meron silang durian mochi. So yung nakita nyo nga sa thumbnail, may durian sa KFC Singapore. So sa mga hindi nakakaalam, favorite ko kasi talaga yung durian. Lalo yung mga high grade dito sa Singapore. Actually, Singapore, mahilig yung mga lokal nila dito sa durian. So hindi lang ako makakain ng durian kasi sa bahay kasi nga mga ngamoy. So yung mga housemate ko magre-reklamo sa akin. So tara guys, bibili muna ako ng pagkain. Then i-review natin yung mga pagkain nila dito sa KFC Singapore. Saan dito na tayo sa KFC? Sa KFC meron silang bagong menu. Chicken then yung durian mochi. Sabihin bibili natin. So yun, this order na nga tayo. Marami in order kasi kasabay din natin sila Angelic sa pagkain. Then ito yung menu nila, oh. May mga famous bowl din sila actually. Para sa Pinas may rice. And then meron silang zinner. Meron din sila for breakfast. Pero ito yung excited akong tikman. Yung may durian feeling na mochi. Sarap. Oh, masarap naman. Then ito try din natin tong bagong chicken nila. So dito pala guys, magtataka kayo, walang rice yung chicken nila kasi meron lang siya side dish. A few minutes later. So yun nga guys, kaka-uwi ko lang. So order na kami ng pagkain. So ito na yung most awaited na pagkain. Pagkain talaga. Ito yung inaabangan ko talaga, yung bago nila, yung durian mochi. Yun siya, oh. So tara guys, set up ko lang yung food, then kain na tayo. So ito na yung food namin guys. So ito yung order ni Jel. So meron siyang box. Lahat kami naka-box actually, oh. So yung order niya is Zinger Stacker Box. So yung kanya is may burger na Zinger. Then may chicken, original chicken, and mashed potato, fries, tsaka drinks. Then for me, I have yung new nila na ano tawag doon? 2-piece tangy spice chicken. So, based sa color niya, parang sobrang anghang niya. Then, umorder lang ako ng shroom burger nila. And then, same, meron din akong drinks. So, lahat kami actually, si Jora yung drinks namin. So, juice siya. Then, lastly, yung kay Jilik is... Ay, sa'yo, Jilik? Tangy! Tangy packet box. So, yung... packet, yung tangy packet is parang wrap na maliit. So, yun. Then, eto, order din kami kasi naglilihi si Jel ng tart. Gusto niya ng ano to? Tart. Portuguese tart. Portuguese tart. Then yung ating durian mochi. Umpisahan na namin kumain. So ito, I have the shroom burger here. So kalasa niya is yung chicken fillet burger din sa KFC actually. Then yung chicken nila dito sobrang laki. This cost actually $9 tong sa akin, yung box tong sa akin. So nasa 300 pesos din siya abot. Then yung kay Jel, actually yung kay Jel mas mahal eh, $10-$11. Malaki yung burger niya, sobrang laki. Kain tayo! Then yung kay Jilik, $9 din halos. Top. Itong bagong chicken nila, tikman natin. Sobrang pula niyo ako makikita niyo. Tangy spicy chicken siya. Maanghang siya na medyo maasim.
Pero masarap siya. Iba yung asim na. Iba yung asim. Kapal na eh. Masyado. Hindi kasha sa bibig niya. Hindi kasha sa bibig ko. Okay naman. Okay. Sobrang hangap siya. Sobrang hangap. Kaya sa akin, sakto lang. Di ba parang ganda yung sakto lang. Iba yun. Yung mga kakarbala. Nakakatakot yung kulan niya. Nakakatakot na yung kulan. Maanghang na para sa'yo. Pero parang... Asim. Asim na maanghang. Asim na maanghang. Yung sa'yo, kamusta mo na? Gusto mo na? Hindi na maanghang. Medyo maanghang. Pero tere naman. Ay, no. May makulan. By the way, dito pala, hindi only gravy ang KFC. Para sa mga Pinoy fans ng KFC. Sad part yun. And sabi mo nga kanina, yung rice meals nila is iba dun sa rice meal natin. Yung tubis nila, kagaya na itong order ko, comes with coleslaw and mashed potato. Hindi comes with rice. Hindi uso ang rice dito. Hindi uso ang rice dito sa KFC. Actually, sa McDo din. Walang rice. Kaya wala masyado dito ang ano, nag-over carbs. And walang, since wala nga silang gravy. So chili ketchup lang yung meron sila dito. Sobrang masarap siya guys. Maanghang nga lang talaga. Doon sa mga fan ng mga spicy food, I think magugustuhan nyo to. Iba yung kick niya kumpara doon sa hot and crispy na flavor. Mas masarap siya doon. Bus na. Then ito yung coleslaw nila. So yung coleslaw nila iba yung lasa dito kaysa doon sa Pinas, no? Mm-hmm. Mas masarap yung coleslaw sa Pinas. Kasi mas matamis yung sa atin. Diyo, mas matamis yung sa Pinas. Mm-hmm. Mas gusto ko yun. Pero hindi mas yung nalala yung lasa, di ba? Hmm, wala KFC ba kayo sa Pinas? Ako kasi nung nag-college ako, either McDo or KFC lang yung pipilihin kong kainan madala. So, kaya nagkaroon ako ng allergy din sa chicken. Doon na develop yung allergy ko sa chicken. Kakakain sa fast food. So yun na lagi mo kinakain? Anong kinakain mo sa KFC madala? Yung chicken fillet nila, yung 50 pesos. Yung student meal. Wala ka. Student meal. Tapos bubudburan mo ng ano, sandamakmak na gravy. Parang gravy na may konting chicken. Nakatingin ka na ba nito ng tart? Hindi pa. Sa KFC parang hindi pa. Pero sa mga bakery. Sigat na ano. Meron siya. Ang tawag, ba't ba naging Portuguese? Di ba egg tart lang din yan? Ewan ko din. Yung sa KFC talaga yung gusto mo. Hindi lang mo. Okay na din yung nasa KFC. Oh, pwede nyo lang. Merong isang mas kilala eh. Nalimutan ko rin pangalan. Yung ano talaga, pastry shop talaga. Parang nasa Vivo siya. Parang nasa Vivo. Hindi nyo maraming mabili ka na lang tart. Dati kasi talaga sobrang sikat niya niya. Tapos ngayon wala na. Actually, busog na ako. May isa pa akong malaking chicken. Chicken wing. Para nga pala doon sa mga naghahanap kayo rin, pinalayasa po namin sa sabah. Tahimik kasi buhay namin kapag wala siya. Shoutout pala kay Red Diaz, kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Sinisigurado naman daw niya na ano, mag-enjoy siya. Kung sino mang kasama niya ngayon. Usapan namin kasi kahapon, magka-KFC review ako. Mag-join siya. May ayaw niya. Hindi, wala talaga sa lakad. Hindi ko alam kung bakit bigla siya nagkaroon ng lakad. Nilaglag. Naglagan niya. Sarap. Gusto ko na yung chicken. Maamoy ba? No joke. Yan, parang hindi. Hindi na yan kasi na-process na eh. Okay, titikman na namin to. The most awaited food natin. Yung... Ang tawag nito? Golden Durian Mochi.
So ito, tikman na natin. Kuha kayo. Cheers tayo. Cheers, dali. Cheers. Ang lambot niya. Di siya amoy ano. Di siya amoy durian. Cheers. Squishy. Squishy. Oh, so ito siya, wala. So kung makikita nyo guys, may feeling siya ng durian. So trivia lang, so favorite ko yung durian. So ito, yung durian niya is D24. So marami kasi yung uri ng durian, no? Ang daming uri. So, pinakasagat dito sa Singapore is yung Musang King or yung Mao Shan Wang. So alam ni Jen yun, yun yung ano, pinakamahal na uri ng durian. Actually, hindi naman pinakamahal, isa sa pinakamahal. So, sobrang sarap niya, buttery and creamy. Sobrang creamy niya. Kaya ito, tikman lalo. Mmm! Ang sarap. Mmm! Grabe sarap! Nilagyan na yung maraming sugar. Pag inamoy, hindi siya amoy. Hindi, may amoy din. Pag yung nahiwa mo, nanubuksan mo na. Umulidorian tayo. Kinain mo na siya, okay na. Kung hindi nyo nga natatanong guys, napaka-paborito ko ng durian. Kaya ako kumain ng isang buong durian ng isang upuan. Nani? Grabe. Yung fresh. Dito sa Singapore, ang laki ng consumer nila ng durian. Kasi may hilig yung mga Singaporean sa durian. So parang dito lang din ako nagkaroon ng hilig sa durian. Although sa Pinas kumakain ako ng durian, pero iba kasi yung durian sa Pinas eh. So dito yung may mga Musan King nga sila. Etong KFC natin is D24. So, medyo cheap version siya, pero masarap siya actually. So, malalasahan mo talaga yung pagka D24 niya. Kung ano yung D24 na durian, yun na yun ang lasa ng mochi natin. So, masarap siya. Good job, KFC. So, kung gusto nyo ng durian, namamahalan kayo. Kasi ang mahal ng durian dito, parang nasa $20 yung pinakamura, 25. Isang fruit na yun na parang wala pang isang kilo. Kasi dito by kilo. Tapos ang babayaran mo lang yung balat. Parang lugi ka na kasi yung balat ang laki. Pero ang sarap ng laman niya. Kaya ako umubos ng isang buong durian or isang kilo ng isang upuan lang, isang fruit. So ang ginagawa ko doon minsan, nilalagay ko sa freezer. So pinifreeze ko muna yung nabalatan ng durian syempre. Then pag nabuo na siya, doon ko siya kakainin. Para siyang ice cream, ang sarap. Sobrang creamy naman kasi talaga. Sobrang creamy ng durian. Yung dito sa Singapore ha. Sa Pinas kasi parang low grade yung sa Pinas eh. Ayun, nakakain din ako. Bahag din daw. At dito sa Singapore, yung mga fast food minsan may mga promo sila. Mga naglalagay dito sa durian sa menu nila. So sa KFC, ito nga mochi. Sa McDo is yung Sunday nila, yung McFlurry. So, meron siya D24 McFlurry. Masarap din siya actually. May parang jam siya na D24 durian na nilalagay doon. Gusto ko pala talaga yung totoong durian. Totoong durian. Tamang tawa pala yun sa birthday mo. Durian. Ah, huwag naman ganun. Durian cake. Papa kayo. Hindi pa ako makakain. Ayun sa no. Birthday niya naman. Gusto ko durian na totoong fruit. Huwag na daw cake. Ano na, durian fruit na lang. Okay. Pero hindi niya rin matitiis ang amoy nun. True. Ngayon lang ulit ako nakakain ng durian after years. Kasi nga, makasama ko sa bahay, maarte ang pang-amoy. Okay, sobrang tapang kasi talaga ng amoy ng durian. Para sa mga kagaya ko mahilig doon, hindi na siya mabaho. Ano na siya? Appetizer. Appetizing na siya. Mabaho. Nung mga hindi kumakain, diba ka, ni Red, kagaya ni Gidi, medyo mabaho siya. Nakain na kumain. Mochi. Tignan natin sa fruit kung kakain pa. So comment down below kung gusto niya ako magkaroon ng mukbang na durian talaga. Na durian lang talaga yung durian fruit. Isang buo. Isang buo. Ah, kaya-kaya ko kainin yun guys. Don't dare me. Dalawa na lang siya o. Mismo po. Sampu to eh. Actually, isang set, 5 pieces lang. Then, one set cost ₱390. Mura lang actually. So, ₱390 mga nasa ₱150 lang. So, masarap na siya mochi. Then, feeling niya is durian.
sarap. Then lastly natin is yung egg tart. Ito yung record ni Jel, yung tart. So, nagka-crave siya dito kanina eh. Tinatanong ko kasi sila kanina, ako yung bumili. Sabi ko, may pahabol pa ba kayo? Ganyan. Kasi hindi nila nilista kung ano pa yung gusto nila. Sabi niya, tart daw. Sabi ko, anong tart? Ay, yung egg tart. So, sige, sabi ko. May egg tart siya. Sarap, guys. Messy lang kainin, no? Kainin nyo na yung dalawa ko. Tatlo pa yan. May dalawa tayo. Bukas na yung sa akin. Bakit? Busog na ako. Hindi yan pwede pagpabukas. Ikaw na kumain mo. Ayoko. Ayoko na. Hindi ko pa nga naubos. Mochi yung kakainin niya. Sa'yo na yung, ayan, sa akin na itong mochi. Since gusto mo naman yan. True. Gagawa hamburger niya. Ba't mo ba naging favorite yan? Favorite mo ba yan? Gusto ko ito. Ako sakto lang. Pero mas gusto ko ito. Mochi. Hindi ko favorite ang durian. Sakto na ako yung durian. Parang kasi sa bahay na to, never pa ako nakakain ng durian. Parang magtutuyos na kung hindi ko makain ng durian. Buti po pa yung housemate mo na mag-lalagas ng fruit. Dati wala kasi lang choice. Ako lang ako makain sa bahay ng durian. Nilalagay ko pa sa freezer, nangangamay sa freezer. Oo, kasi aamoy din yung sa ibang mga naman. Pero mababait kasi yung mga housemate ko, hindi sila nagre-reklamo. Ngayon, yung mga housemate ko magre-reklamo na. Sino natin? Nandito pa namin number one reklamador. Kasi every time na sinasabi kong gusto kong bumili ng durian, lagi na sinasabi, try mo. Gusto mo mapalayasan ng bahay. May malilipatan ka na ba? Kasi si Red talagang maano yung pang-amoy niya. Maarte. Tipong amoy ng labanas ayaw. Well guys, tapusan namin yung mochi. Ang sarap. Grabe, parang busog. Busog namin. So, kung i-re-rate mo yung mochi, gano'n siya kasarap kung 1 to 5? Delig. 1 to 10. 1 to 10, Tanya. 1 to 5 na. Grabe naman sa 1 to 10. Ano ba? Well, may 0.5. Or 4, mga gano'n. Ikaw ang jelly. Ako mga 4. Sarap 4. 4 pala ako po. Kaya kayo yun! Ako din 4 actually. Masarap siya. yung feeling yung pinakanagustuhan ako. Yung mochi hindi ko naramdaman actually. Pero yung feeling sobrang sarap. Hindi mo na siya akalaing mochi kasi puro feeling na yung nalasahan. Mamaya yan. Squishy! Kapag na ano mo na. Kapag naidigay mo na. Ayan lang na. Titingnan natin kung 4 pa rin ba. Ayan na. Pag mayat-maya ka dumighay at yun ang aboy. So yun nga guys, tapos na kaming kumain. So, thank you sa pagsubaybay sa aking first KFC review or food review dito sa aking channel. So yun, sulit naman yung KFC. Sana may nalaman kayo sa menu sa KFC dito sa Singapore. At sana hindi ko kayo nagutom. So yun lang naman guys. So thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please do subscribe. Click that subscription button and click that notification bell para updated kayo sa mga weekly uploads ko. And kung may mga gusto kayong isuggest pa, feel free to comment down below. So once again, I am John with Jel and Jilig. So thank you for watching and see you on my next one. Bye guys! Bye bye!